maglalagay lang tayo ng oil. Konting oil lang. Ayan, pag mainit na siya guys, ilagay na natin yung ating marinated na pork. Busa natin. Hayaan na natin siya guys na mag-golden brown. Hayaan na natin. Simmer lang natin ito guys hanggang tumalaman yung water niya. Nag-water na yung ating pork. Ayan. Simmer lang natin ito. Hanggang sa mawala yung kanyang konting water. Na lang yung kanyang tubig. Maglalagay tayo sa kanya ng water para mas lumambot pa yung ating pork. Then, hahayaan na ulit natin siyang mag-simmer or matuyo. Matutuyuin natin ito sa tubig para lumambot talaga yung ating pork. Maging lutong luto. Hayaan na muna natin siya guys para lumambot yung ating karne. Guys, konti na lang yung kanyang sabaw. Ayan na siya. Konti pa. Patuyuin pa natin ng kaunti. Guys, pwede na natin siya ngayon i-set aside para gawin naman natin yung ating ampalaya. Hahanguin lang natin siya guys para dito na rin tayo sa the same pan tayo mag-isa ng ating ampalaya. Then, igisa natin yung ating bawang. Ang ating sibuyas. Sama na natin yung ating luya. Patay lang natin ito dahil. Thank you.
siya. Then, ilagay na natin yung ating ampalaya. Ating ampalaya. Kanina guys, ano ko lang siya. Nilagasan ko lang to, then nilagyan ko lang siya ng konting asin para hindi naman masyadong mawala yung pagkanyang pagiging mapalit. Kasi hindi naman masarap yung ampalaya tapos hindi mapalit siya. So, expected na natin na nandito yung pait ng ating ampalaya. Pero hindi natin siya guys masyadong mapait. Ayan. So, lalagyan ano lang natin siya ng pepper. Ayan. And then ng salt. Konting salt lang guys kasi maalat na yun. Mayroon ng alat yung ating karne. Gatunin lang natin ito guys ng few more minutes lang para lang maluto yung ating ampalaya. Then bago natin ilagay yung ating karne. Ako guys, gusto ko sa gulay, yung ano lang siya, hindi siya masyadong cook na cook. Pero since meron tayong kasamang mga bata, at tinuturoan natin sila kumain ng gulay, kailangan yung gulay nila isa, hindi naman cook na cook din, yung tamang cook lang. Yung mga ganito, okay na yan. And then now, pwede na natin isama yung ating pork na ginawa kanina. With the sauce. Sarap yung sauce. So, sabay lang natin to. And then, ready to serve na yung ating ampalaya kong har.